Hello mga idol! Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, ang content natin ngayon mga idol is magre-repair tayo ng toroidal transformer. So ito sa harap ko is transformer po ito ng Lexus LX58. So nasira siya. So kaya i-repair natin. So bali, yung problem nito is shorted yung secondary line. Ayan. So, kung makikita ninyo, sundan nyo po ito. Ito po yung mga sunog. Pero walang sunog yung secondary nyo. So, nabaklas ko na yung mga magnetic wire. So, dahil po ito ay for 3 tires na transformer. So, papakita ko sa inyo ang kanyang specs. Ayan. So, ito po yung kanyang original na specs. So, 132 yung high volts niya. So, 44, 88, 132. Times 2. Okay. Excuse me. So, bali, mga idol. So, since nabaklas ko na, so, gagawin ko na lang siyang 4 tires. Kasi meron ako mga mainboard na 4 tires. So, para ito na lang gagawin ko. Supply pa rin lang. Regarding nga sa kanyang mga magnetic wire na ginagamit. So, yung kanyang primary is number 15. Yung secondary, ito, secondary, number 15 din na parallel. Naka-parallel po yung kanyang ano. So, siguro yung ano nito, yung katumbas na gauge ng wire is nasa number 12. Number 12 na. So, dalawang number 15. So, ipapakita ko lang sa inyo mga idol kung paano ako gumagawa ng transformer na magsosobra sa one tire yung secondary out. Sa machine kasi mga idol, pag machine yung nag-rewind, dire-diretso lang yan eh. Dire-diretso sila ng hanggang sa maabot yung pinakadulo ng voltage natin. So yung pinakalas, yung high volts. So tuloy-tuloy. Tapos magre-rewind sila ng another phase. No? Tapos yung dulo ng kalawang phase, doon na po magdudugtong nila yung gagawing center tap. Okay, so sa gagawin natin ngayon, so dahil ito may nakabang na na secondary na first phase, so gagawin natin yung susunod natin yung kabilang ano para magiging ano na siya, full wave. Okay, pero dito pa lang, magana na tayo, magdudugtong na tayo ng center tap para hindi na tayo mahirapan sa huli. Para tuloy-tuloy na yung ano natin, yung pag-rewind. Dudugtong na lang tayo pag naabang na natin yung pinaka-center tap ng ating transformer. So, ganun na po. So, bali, bahin ko lang yung secondary specs ng ating transformer. So, since naka-ano na tayo, naka 4 tires na yung habol natin. So, yung low volts natin, yung voltage natin, is ito, sa ganitong nakaabang na. So, in-adjust ko na siya sa 39 volts. So, 39 volts. So, apat na 39 volts yung papalabas natin dito. Okay, so, alam na natin. Mag-start na tayo.
Facebook na tapos na natin mga idol, yung pangalawang ano natin, face. Kailan lang i-testing yung natin kung nakuha natin yung tamang desired voltage natin. Na 39 volts. Kisisin na natin yung ating monitor. So ayan po mga idol, mag-tatapping na tayo ng ating center tap. Ayan. So yung dulo nito ng dalawang face natin. So isusugtong lang natin. Isusugtong lang natin dyan. Solder lang natin para mas matibay. Yan. So, mag-voltage checking na tayo kung nakuha natin yung center tap. Kaya natin kung nakuha natin yung tamang voltage.
So 40 yung lumabas. Mataas kasi masyado yung kuryente dito sa amin. Ayan. Ayan. So try natin mag stir sa dalawang dulo kung nakuha natin yung center cup natin. So ayan. So dalawang 40 is equivalent to 80. 80 volts. Ayan o. Ayan. So ayan po mga idol, no. Nakuha na natin yung tamang voltage na kailangan natin sa ating transformer. So yung ano natin dito, since naka-sinter tap na tayo, nakuha na natin yung naka-sinter tap. So yung ano na lang, yung advantage natin dito is magdudugtong na lang na tayo sa para sa pangalawang tire. So dito na lang tayo magdugtong yan. Dugtong ikot na tayo ni ikot hanggang sa matapos natin yung 4 tires natin na transformer. Yeah, so anyway mga idol, kung bago ka pala sa aking YouTube channel, so huwag kalimutan mag-subscribe and pakiclick na lang po ng notification bell para pakiclick yung sunod natin mga upload and palike na lang po ng ating videos kung nagustuhan ninyo. Okay, so hanggang sa sunod natin mga vlog. So, maraming salamat mga idol.